Welcome to Rakyat Pony TV. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maulan na araw ngayon. Kaya magdala tayo ng payong, kaya kapote. Mag-ingat tayo, mga kapatid, mga kaibigan, para hindi tayo magkasakit. At ngayon ay tayo ay mag-DIY. Meron tayong sisilitin na cleaner. Sabi kasi maingay pag pinagdali. Sige, puntahan natin. Okay, so andito ako ngayon sa laundry. Ito yung spinner na sinasabing maingay pag ginagamit. Okay, andito na yung spinner sa loob. At tingnan natin, bubuksan na natin. Lang first time na mabuksan itong spinner na ito. Silip natin kung ano yung diferensya. Yeah. Ito na mga kapatid, mga kaibigan, nabuksan ko na. So, intact pa naman yung pero may nakita akong diferensya. Yung parang pinaka-bushing niya dito sa dito. Gastado na, kaya maingay. So, subukan nating kalasin uli yung tornilyo, yung dugtungan ng motor at saka yung propeller sa loob para makita natin, maihiwalay natin yung motor. Ito mga kaibigan, mga kapatid, natanggal ko na yung connection ng motor at saka yung bushing. At kita ko nga ito, ito maggalaw. Maggalaw-galaw-galaw na ganyan, paggalaw. Kaya yun, gumagalaw ganyan, kaingay pag ano. Pag umaandar, kaya possibly magpalit tayo ng rubber bushing dito. Sige, siguro pupunta muna ako at bibili para mapalitan yung rubber bushing na yan. Okay, so separate muna natin ang mga wirings para mapaghiwalay natin yung motor at saka yung chamber nung spinner. So, ito, ayan, tanggalin natin ito. Tanggalin natin yung mga connection dito sa wirings. Pabalot ng maigi ito. Ayan. So, ito. So, tandaan natin kung saan natin pinagpatanggal yung mga wiring. Para pagdating ng pagbalik natin ay alam natin ibalik.
Yan. So, tandaanan na lang natin ito. Tsaka dito. Ay, yung isa papunta sa common. Tapos yung isa papunta sa ayun, sa capacitor. Okay. So, madali lang mga kapatid ha. Yung gray papunta sa common. Ito. Tapos yung kulay brown sa capacitor. Okay, so tanggalin na natin. Okay, so para matanggal yung spinner sa loob, paglasin muna natin yung mga spinner dito para may lapas natin. Lakas ng ulan mga kaibigan. Hindi na napapakinggan ang boses natin. Oh, yan ang loob ng ano natin spinner, so, spinner drum. Okay, so buklasin muna natin itong bushing niya. Ito at ito yung papalitan natin. Okay, so natanggal natin dito mga kapatid, mga kaibigan, yung rubber bushing at tatanggalin natin ng ganito. Tapos punta tayo sa bilihan kung may nabibili yung rubber bushing na ganito. Ayan, dyan siya nakalagay kanina at ito. Parang ang suspect ko dito, maluwag na itong rubber bushing dito. Dito, yung rubber bushing niya, kaya maingay dito. Dito siya, oh. Dito siya nakalagay. Ano siya? Ito. Maluwang. Maluwang siya. Okay, so, bili muna tayo. Ayan mga kapatid, mga kaibigan, nakabili na ako ng bagong rubber bushing. Ito yung bagong rubber bushing na nabili namin. Nabili ko. At tingnan natin ang pagkakaiba. Oh. Ito, focus natin. Ito yung bago. Kita nyo, ganda pa yung sa loob. Tapos tingnan nyo ito. Oh. Gastado na. Gastado na yung ano loob niya dito. Kaya okay, ilalagay na natin to. Pero bago natin ilagay ito, lihain ko muna itong shafting ng rotating drum. Lihain muna natin ng mapino. Una na pong liha dito ng mapino. Ito, mga 220, number 220, mapino na ito. Okay.
na, ma-smooth na siya. Pinasan natin. Tapos lagyan natin ng singer oil para sigurado na. Ayan, so ito yung sa tapat ng ano, rubber bushing. Ayan, oh. Lagyan na natin ng singer oil. Ayan, okay. Okay, so ilagay na natin itong rubber bushing dito sa loob. So ang magandang gawin para hindi mas madali, lagay muna natin dito sa rotating drum itong bushing na ganyan. Yan. Yan. Tapos tsaka natin ilagay ito. Ayan. Ayan. Di kadali. Tapos tsaka natin ipitan. Sagit sa kamay. Hanggang sa kaya pa. Ayun! Okay na. Balik na natin to. Balik na natin. Kanal. Tapos ilagay mga screw. Ayan, isang screw dito. Screwdriver. Ayan, mga screw nila. Lalagay ng screw. Tapos na tayo matapos niyan. Okay. Yan. Yan. Okay. Tayo. Kung yan. Tapos ito. Lalagay natin sa number. Anong number kanina? Number 2 sa ilalim. Yun. Yan, lagay na. Tapos wiring. Ayan. So ito yung wiring niya. Kanina yung isa sa pomon, yung kulay. Yan ang ginawa ko, mga kaibigan. Kung ano yung kulay na yan, dito ko dudugtong. So,
baklasin natin yung ano. Yun. Saan yung kumo nito? Ginawa kanina. Ayan. Tapos ilagay yung protector. Protector. Ayan. Tapos pipitin mo ng plier. Ayan. Hindi na matanggal. Ganun din sa isa. O ito. Ayan o, magkapulay. Para hindi malito. Kanya-kanyang teknik yan para hindi malito. So, balatan. Ay, hindi na nabalatan. Yun. Lagay ang protector. Ayan. Tapos pitpitin. Tapos na. Lang dudugtong na natin yung shafting. So dito sa shafting dapat doon sa may tornilyo nakatapat ito. Yan. Yung kunya ito, nakikita nyo yan sa shafting dapat nakatapat ito sa ilalagay na screw para magka-consila, magka-pareha. Yan. Kailangan pala ng ano, magtulak sa yun. Oh, nailagay na mga kapatid, mga kaibigan. Lalagay na lang natin itong screw. Yan. Check muna, check na nga maigi. Talagang ka. Yan. Screwdriver muna ito. Okay, so igpitan ko na itong nut para sigurado. Oh. Okay, good. Igpitan ng nut. So susunod ay balutin na natin itong mga wirings para hindi magulo. Ito. Oh. Yan. Yan. Balutin na natin ng electrical tape. Hiwa-hiwalay. Tapos mamaya ayan,
Okay. Tapos, ito. Supot. Supot natin. Hindi lang supot para in case man nababasa. Hindi sila mag-ground. Balikan natin ang mga screws. Ano ko? Putol-putol na itong drain hose. Kailangan na rin pala mapalitan. Pero rinidyuan muna natin. Tapos na tayo mga kaibigan, mga kapatid. Yung screw na lang ang linalagay ko. Tapos testingin natin mamaya kung wala yung ano niya, yung ingay. Pero palutin muna natin ng ano itong drain hose. Baka fake. Oh, mga butas-butas nito mga drain hose. Kaya remedyuhan muna natin bago natin i-testing. Isa. Dalawa yung naging butas niyo. Lapit nang maghiwalay. Natin mga kapatid, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, mga kapatid, ilagay na natin itong basang mga damit para matesting na natin. Oh.
baby. Pero i-rotas muna natin ito. So, ayan na mga kaibigan, mga kapatid. Umaandar na siya, hindi na siya maingay. Dati maingay ito, pero ngayon okay na siya. So diyan nagtatapos mga kaibigan, mga kapatid, ang ating DIY repair ng spinner. Salamat sa inyong panonood. God bless us all.